how secure is your identity? From 1 to 10, 10 is the highest. 10, sabi niya. Eh, bakit ka nagtatampo? Ay, 9, sabi ka na. Okay. Bakit ka nagagalit? Ay, 8 na lang, sabi ka na. So, very interesting ito. Okay. So, anyway, Nanday, will I gonna read the text, no? So, if you can open your Bible in the book of Ephesians, chapter 2, verse 10. So, I'm reading in the Amplified Version. Okay. Okay, are we there? Amen. Amen. Okay. For we are his workmanship, his own masterwork, a work of art, created in Christ Jesus. Reborn from above, spiritually transformed, renewed, ready to be used for God, for good works, which God prepared for us beforehand, taking path which he set so that we would walk in them, living the good life which he prearranged and made ready for us. Amen. Wow. Wow. Sabi ko, wow. Amen. Tandaan niyo po yung salitang masterpiece, ha? Masterpiece. Wow. Amen. Okay. A work of art. So, nakikita ba natin yung ating sarili na we are God's masterpiece or workmanship? Amen. Naisip pa natin na grabe ang ginawa ng Panginoon para ma-restore yung pagiging masterpiece ng God sa atin. Okay. So anyway, hindi naman yan na overnight, no? It's a process. So tandaan po natin na life is a process, no? Or life of a believer is a process. Ongoing. Kaya nga, dapat tuloy-tuloy ang pag-aaral, no? Process eh. Kaya nga dapat advantage yung mga young people natin. Dahil atin ang inilay-lay down, no? Ang totoong buhay kay Lord. Okay. Ma-imagine nyo po ba na ang Diyos ay napakalaki? That even eternity cannot contain God. Pagka kayo'y tumingala sa kalawakan, grabe, stars, galaxy, tama? Nagpapatunay na napakalaki ang Diyos na lumikha ng langit at lupa. Powerful. No? Kaya nga omnipotent. No? Most powerful. And yet, tandaan nyo, and yet, okay lang, okay lang. Ayan. And yet, pagdating sa tao, ayan na, itong napaka-powerful na Diyos, no, lumikha ng langit at lupa, omnipotent na Diyos, most powerful, no, omniscient, all-knowing, wow, omnipresent. Yan ang Panginoon. Ano? And yet, pagdating sa tao, sabi ng Psalms, who is a man that you are mindful of him and you visit him? Woo! Oh my God. Minsan, hindi ko na maarap kayo mag-anak eh. Ibig sabihin, no? Ang Diyos, pagdating sa tao, he is so very, very personal. Kuha natin? Amen. Ganyan ang Diyos, mga anak. No? Very personal siya. No? To the point na he knows everything about you. Pag binasa nyo ang Psalms 139, woo! Grabe! Alam niya, kung ikaw ay nakaupo, no?
He knows everything, sabi ni David. Woo! Hallelujah. Alam niya lahat. Ha? Grabe, sabi niya ang pag-iisip ng Diyos, patungkol sa iyo ay kasandami ng buhangin. Wow. And yet, iniisip mo ba siya? Grabe, napaka personal ang Panginoon sa bawat isa sa atin, no? And then kilalang kilala tayo ng Panginoon. We are unique. No? Alam niyo ba na sa almost 8 billion people sa mundo, alam niyo ba na nag-iisa ang Ate Mona? Ben. Okay? Anak, ilagay mo muna yung ano. Mamaya na ito sana. Gusto ko kayong kausapin talaga ng masinsinan dito. Stop sharing. Gusto ko makita kayo yung mga faces nyo, no? Okay? For almost 8 billion people, nag-iisa lang ang Ate Mona. Original yan. Walang duplicate yan. Okay? So, ang gusto kong i-point out, regardless kung anong circumstances tayo ay isinilang sa mundo, you are not a mistake. No? Kasi po, mangyari, dahil minsan sa circumstances ng ating pagkasilang, no, doon tayo na-define. Katulad ko, no? I was born very, very poor. Okay? And ang buhay ko hanggang no ako'y na-born again, no? Meron akong tinatawag na poor mentality. Bakit nag-tawag? Okay. Grabe, ano? Okay? Save sharing lang. Third world countries ang ating mga matatag. Minsan yan ang nagde-define ng ating identity. Okay? Kaya nga kasabi ko kanina, my true identity, my false identity, at my lost identity. Okay? Sa mga believers to, I'm talking about the body of Christ, no? Kasi ang unbeliever, no, hangga't hindi sila ma-born again, they will never discover their true identity. So therefore, as believers, dapat secure tayo. Dahil we have now the ability to discover it in the Bible. Tandaan niyo po yan, ha? Kaya nga po, ang una-unang dapat maging maliwanag sa atin ay identity. Or biblical or spiritual identity. Dapat dyan tayo talaga magsimula. Okay? Yung huling topic natin, diba, napag-aralan natin doon ang kahalagahan ng isang kaluluwa. Wow. Immeasurable, yung priceless. No? Grabe yung value ng isang kaluluwa. Okay. Ganito po yan, ha. Tayong lahat ay galing sa Diyos. We came from God via our parents. Tama ba, Ate Mona? Yeah. We came from God. No? Life
comes from God or galing sa Diyos ang buhay. So, ibig sabihin, no, ang ating identity ay galing sa Diyos. Dapat na piliwanan. Amen. You came from God. No? Eh, ang tinuturo sa Amerika ay evolution. Kaya maraming false and lost identity sa Amerika. Sa Pilipinas kaya. Okay? Alam nyo ang masahol, no? Merong isang anak ng pastor. Basa ko sa isang Christian magazine sa Amerika. First semester pa lang sa college. No? Pag-uwi, sabi sa daddy niya, no? Dad, I no longer believe in God. Patay kang bata ka. So ganito po nangyayari po sa Amerika, lalo sa ating mga kabataan. No? Kasi po, napakaraming mga atheist na professor sa mga colleges sa Amerika. So, false identity, lost identity, yan po ang napakarami, lalo na sa body of Christ. Okay? Sabi ko po kanina, kapag hindi naging secure, meaning hindi naging maliwanag ang identity ng isang believer, patay na ang purpose ng buhay niya. Patay. Kahit pa anong education ang meron ka. No? Okay? So ito yung ating isisecure ngayon dito sa ating topic. Okay? True identity. Pag nababasa nyo sa Bible, no? Anyone be in Christ, in Christ, in Christ, in Christ. That's our identity in Christ. No? Kaya nga po, believer lamang ang may capacity, may ability to discover their true identity. Okay? Ngayon, God created human being. Gusto kong liwanagin ito, ha? Diba, nasasabi natin, human being. Yan ang create ng Panginoon. Hindi siya nag-create ng human doing. Okay ba yun, ha? God created human being. That's our identity. Ngayon, yung identity, yun yung tinatawag, ang result ng yung identity is human doing. Di ba sabi natin, Genesis 1:26, no? Sabi ng Bible, let us make man in our image according to our likeness. So, kapag ka naging maliwanag sa atin yung image ng God, nagiging maliwanag din yung ating identity ng anak. Okay? Image pertains to moral uprightness. No? Tandaan nyo, ha? Righteousness. Sabi ng 2 Corinthians 5:21, okay? Siya na walang kasalanan, sayang ganoon. Inarisang makasalanan upang tayo ay maging katwiran ng Diyos. Who when you know sin, made sin for us so that we might become the righteousness of God. Yan. So, ang ating identity ay yung image ng God. At yung kanyang likeness. That's our identity. Wow. So, pag sinabing image, moral uprightness, righteousness, kaya nga na-restore yan eh. Na-restore yung identity na yan, no? Kung tayo ay na-born again.
Doon sa garden pa lang, yan ang unang nawala. Diba? Nung nagkasala sila. Kaya nga nung hinaharap ng Panginoon si Adan, sabi niya, Adan, where are you? Diba? Ang tinatanong ng Panginoon doon, no? Adan, anong nangyari sa'yo? kasi maling identity ang nangyari kay Adan, eh, no? Kaya knowing your true identity, ayan, doon lang natin mapupulpil yung purpose natin. Sabi ng Ephesians 2:10. Masterpiece eh. Amen. Over the years, alam nyo, ang dami ko nang nakitang mga, aha, magsisimula ako sa mga pastor. Mali ang mga ginagawa. Sabi ko nga sa inyo, either false or loose identity. Kasi, alam nyo po, kung secure lang ang mga identity ng mga pastor, mas marami ding masecure na identity ng mga believer. Amen. Praise God. Okay? Siguro, agree sa akin Pastor Solomon. Okay. Ito ang problema sa body of Christ. No? Kasi maraming pastor na hindi secure ang kanilang mga identity. Okay? Karamihan din sa mga pastor ay human doing. Hindi muna maging maliwanag ang human being. Okay. Bigyan ko yung example. Medyo ginugulo ko ba yung ating kaisipan? Nagugulo ba? Okay. Diba, ang pastor, yung fivefold gifts sa body of Christ, ang fivefold gifts, sabi ng Ephesians, is to equip the saint. Yan. You see? To do the ministry. Dito pa lang ha. Bakit kaya ang mga pastor, no? Hindi nagdi-disciple. Palagay nyo. Eh yan ang trabaho ng pastor eh. Sabi niya, to equip the saints. To do the ministry. Alam niyo ba na ang pag-discover ng true identity natin is a process. It's a process. Ayan, prophet, apostle, prophet, evangelist, pastor, teachers. Wow. Para daw ma-equip ang body of Christ to do the ministry. So, gusto kong i-point out na kapag ang lahat ng mga pastor, no, or sabihin natin mga pastor ay secure yung kanilang identity, wow, dapat massive winning tayo eh, kahit saan lugar. Dapat ang mga churches ay winning. Yung sinasabi ni Jesus na, upon this rock, I will build my church, sabi niya, and even the gates of hell shall not prevail against it. Meaning, no? Yung statement ni Jesus, dapat ang church ni Jesus ay winning. Meaning, dapat ang church ni Jesus ay merong mentality or merong tinatawag na winning attitude. Praise God. Amen? So, ibig sabihin, kapag ang believer po ay secure sa kanyang identity, dapat po ay meron siyang winning attitude. Yan ang result ng mga believer na secure sa kanilang identity. Winning attitude. Parang yung isang binata, pananligaw, no? Meron siyang confident na makapasagot niya, nililigawan niya. That's winning attitude, okay? Yan. Yes, good morning. Nagtuturo yung tatay mo. May nag-mentor siya. Asa?
Introduction pa lang ito. Di, wala pa ako doon sa ano. Akin muna ng ini-stir up yung ating thinking, ano? Amen, bye. Iyan ang kahalagahan po na kapag secure ka na sa iyong identity. Ito maganda eh. Hindi ko alam na. Si Caleb at si Joshua. From Maine. Iyan ang mga secure. Sige, kasi meron pa siya. May mentoring siya. Ang identity nila. Sige. Caleb, Joshua. Sige. Ang secure sa kanilang identity, no? Pag sila ay naka-receive ng promise sa Panginoon, no? Parang mga bulldog yan, no? Na may hawak ng buto, ayaw ng pakawalan. Yan si Joshua at Caleb, no? Imagine nyo, 12 sila. Pero si Joshua at Caleb lang ang merong winning attitude. Yung 10, losing attitude. Meaning, lost identity. False identity. Alam niyo sa body of Christ, no? Ganyan din ngayon. Bigyan ko yung example. Ang mentality ng mga pastor ngayon, no? Mula nagsimula pandemic, losing attitude. Nag-attend kami ng couples retreat. No? Aming teacher ay lahat ng topic niya ay mga pastor na nang kina sa pandemic. Kaya ang tanong ng pastor, ano ang inaagaw ng pandemic sa'yo? Ano ang hindi naagaw ng pandemic? At ano ang ginawa ng pandemic sa'yo? Yun ang mga tanong sa amin. Praise God. Kami ni nanay nyo nakarelate kasi maraming ibinigay ang pandemic sa amin. Okay ba yun? Ang inagaw lang ay physical gathering. Amen. Ang hindi niya naagaw, yung aming identity. Woo! Hallelujah! Amen. Amen? Amen? Huwag niyong paagaw yung inyong identity. No, minsan sa ating circumstances. Hallelujah! No? Minsan may pangit na nangyari sa buhay natin. Naagaw na yung ating identity. Wag po kasi pinaghirapan ng Panginoon yan na ma-restore sa atin. Amen. Yeah. So tandaan po natin, kung meron mang hindi maganda sa buhay natin, alam niyo po ang tawag ko dyan, eksena lang yan. Alam niyo yung eksena? Kasi sa buhay natin, mga minamahal, ay parang pinikula, no? Pinikula. Film, no? Si Lord ang may hawak ng script, no? Hindi tayo. Amen. Okay. Amen. Ha? Amen. Alam niyo yung mga magandang pinikula, tiyak maraming pangit na eksena diyan. Kaya kung merong mga pangit na eksena sa buhay natin, ibig sabihin maganda yung script ng Lord sa buhay mo. Amen? Okay. So, ang buhay po ay parang pinikula. No? Sabi ng Panginoon, I alone knows my plan for you. Sabi niya, plan not to harm you. Ibig sabihin, yung mga pangit na eksena, no? Walang intention si Lord na mapahamak tayo. Okay? Sabi niya, I alone knows my plan for you. No? Ibig sabihin, sinasabi ng Panginoon, hawak ko ang script ng buhay mo. Amen. Hallelujah. Plan not to harm you, but plan to prosper you. Woo! Yun ang gusto ko, no? Amen. Dinisenyo na ng Panginoon na ang buhay natin ay maganda. Kaya ka dun sa part ng second part ng John 10:10, I have come, sabi niya, that you might have life and have it more abundantly. Ooh, ang ganda ng salitang abundant. Ang ibig sabihin ng salitang abundant ay greater life. Yan ang salitang abundant. Greater life. Kaya tama sabi ng Jeremiah. No? Plan to prosper you. Greater life.
and to give you a hope and a better future. Amen. Wow, ganda yung script. Ating mo na, di ba? Amen. Unique yan eh. Kaya napakahalaga na secure yung ating identity para ano man ang mangyari sa'yo, whoo, hallelujah, you are not moved by your circumstances. Amen. You will always be moved by the word of God, mga minamahal. Amen. Be moved by the word of God. No? Yeah, kailangan, meron tayong tinatawag na steady heart. No? Steady my heart. Diba? Kanta yun natin muna. Steady my heart. Hallelujah. Dapat meron tayong stability sa salita ng Panginoon. Amen. Ooh, glory to God. No? Yes. Boy. Okay, okay lang ba na mahaba introduction natin? Introduction pa lang pala yun. Okay lang po, Tay. Okay lang? Okay. Kasi kailangan, ano, maglagay ako ng foundation sa ating identity, ano? Yeah. Hallelujah. Woo! Amen. Ako yata na overwhelmed. Kami din po, Tay. Grabe, grabe sila, ano? Uh-huh. Uli, sasabihin ko, ah, no, God is very, very personal. No? Amen. Kaya nga, huwag niyong kakaligtaan yung ating devotion, ah. Amen. Huwag niyong kaligtaan. No? Dapat mag-English pa yan. Bakit? Sa ating devotion, no, pag na-engage niyo ang Diyos, pag na-engage ang Diyos sa atin, no, ang ginagawa ng Panginoon, inire-reveal niya lagi kung sino ka. Ganyan si Lord. No? Amen. Yes. Alam niyo, ang na-discover ko, Ephesians chapter 1, chapter 2, chapter 3, nandyan. Ha? Ang revelation kung sino tayo. Amen. Alam niyo, lagi kapag ka ang Panginoon, no, ay lumalapit tayo sa Kanya. No, ito na, na-discover kong karakter ng Panginoon. Eh. Laging sasabihin ng Panginoon kung sino ka. Amen. Kaya, dinidescribe tayo ng Panginoon, Ephesians chapter 1, chapter 2, chapter 3. No? Mababasa nyo yan, we are adopted. Right? Amen. Diba? Ah. We are chosen before the foundation of the world. Woo! Alam nyo, hindi ako makakit over dyan. Okay? Yan ang mga word na hanggang ngayon talagang imagine nyo, ibig sabihin, hindi pa nililikha ang mundo, nasa isip ka na ng Diyos. Grabe, no? Nasa puso ka na ng Panginoon. Ganun siya ka-personal sa atin, mga minahal, anak. Grabe, kaya nga, totoo na sabi ng Matthew, no? What shall profit a man? Eh, even he gained the whole world but loses his own soul. Grabe. Ibig sabihin, ang mundo hindi pwedeng i-compare sa balyo ng ating kaluluwa. Mga anak, we are highly favored. No? Amen. We are chosen by God. Woo! Dito na. So tama-tama ito. Station muna ako rito. Anong oras yun? Okay lang, okay lang. Yan. Babay na si nanay. Hi po, asa work na po. Asa work na siya. God bless. Salamat. Okay. Yan. Bye. Yan. So, ang Lord ay, mga anak, napaka-personal sa atin. Alam nyo ba na kapag nanakaw yung identity ng isang anak ng Diyos, masakit sa puso ng Panginoon? Masakit yan. Oh. Bakit? Gusto kong maunawaan natin
Sabi ko kanina, we came from God via our parents. Tandaan nyo yan, ha? Via our parents. And the fact na tayo ay nasa mundo. Sabi niya, we are His workmanship created in Christ Jesus unto good works. Ano, ha? Unto good works. Oh, loaded yung passage na yun eh. Hindi natin na ma-expound dyan sa isang man. Okay? Created unto good works which God has prepared, sabi niya sa King James, before the foundation of the world. No? At Timona, grabe ang hinanda ng Panginoon. No? Nagagawin mo. Grabe. Alam niyo ba na lahat tayo ay meron tinatawag na customized. No? Yung assignment ni Ate Mo na si Ate Mo lang pwedeng gumawa niyan. Kasi customized. Hinanda na ng Panginoon bago palikhain ang mundo. Kaya young people, no? Mag-ingat kayo sa inyong mga pag-asawa. No? Di ba? Eh pag nawala kayo sa customized assignment, patay kang bata ka. Dito tumuntua si Satanas kapag nanako yung identity ng mga kabataan. Yes, alam niyo ba, sasabihin ko na, ang target talaga ni Satanas ay mga kabataan. Oh, sinasabi ko to sa church, no? Alam niyo, ang mga matatanda hindi na gaanong pinapakialam ni Satanas 'yan. Kasi mga last trip na sila. Okay? Oh. Eh kaya nga tignan mo, no? Sabi mo sa matanda, mag-devotion ka, galit pa. Right? Oh. Kasi karamihan ng matanda, no? Lost identity. Kaya natutuwa po ako dun sa mga matatanda sa church na sumusunod pa rin pag sinabi mo, ate, nanay, mag-devotion po tayo. At pag nag-devotion, natutuwa ako. Ibig sabihin ay willing pa sila na magpagamit kay Lord. Ano? Amen. Okay? So, hallelujah. Yun ay kwento ko na sa inyo kung anong nangyayari sa church. Ano? Okay. Ito ang nangyayari kapag ka ang isang mananampalataya lost identity. Hindi niya nagagawa yung customized assignment. Right? Oh, lahat tayo, no? Ngayon, gusto ko ring ilatag, no? Na nasa mundo tayo, God created us, no? Dahil tayo ay gift ng Panginoon sa mundo. We are God's gift to the world. Amen. 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 Regalo tayo ng Diyos, no? Kayo na nasa Tarlac, regalo kayo ng Panginoon diyan sa Tarlac. Amen. Hallelujah. You see, saan man kayong lugar na mapunta, no? Tandaan nyo, ha? Regalo kayo ng Diyos sa lugar na pupuntahan nyo. Amen. Anong sabi niya? Anong sabi niya kay Abraham? I will bless you and I will make you a blessing. Amen. Right? Yeah. Oh, alam niyo si Abraham? Alam niya niyang identity. Kaya na-fulfill ni Abraham ang kanyang purpose. Yes. Ha? Well, maraming ding mistakes si Abraham. Ganyan din tayo, no? Pero si Abraham, nung tinawag siya ng Panginoon, unang-una, no? Dinefine muna ng Panginoon yung identity ni Abraham. No? Kaya nga tayo na born again para ipakilala ng Panginoon kung sino tayo. Oh. We are also called like Abraham. No? Oh. Tingnan niyo yung mga disciple, ha? Oh. Alam niyo ba na nag-focus si Jesus, no? Doon sa kanyang 12 disciple for 3 years. Anong purpose? Para ma-restore ang kanilang identity. Amen. 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 Yun ang ginawa ni Jesus. No? Ni-restore ni Jesus, sinecure niya sila,
sa kanilang identity. Okay? Pag-aralan natin ang mga buhay ng mga disciples. Okay? Now, of course, nung hinuli si Jesus, takbuhan sila. Wala pa, hindi pa secure eh. Di ba? Si John lang nandun eh. Eh di ba, kumakapit sila sa pangingisda, no? Oh, nung nag-resurrect si Christ, ha? Kasi nagtakbuhan na sila, balik uli sila sa pangingisda. Alam nyo ba, ganyan ang mga mananampalataya. Lost identity, iba ang ginagawa. So, until masecure yan, until masecure, hallelujah. Tingnan nyo, sabi ni Jesus, bago makyat, tarry, wait in Jerusalem. Ito na. Ito ang nag-secure ng kanilang identity. No? Alam ni Pastor Solomon to. Yeah. Ito na. Tarry in Jerusalem. Mm-hmm. Kasi nga, hindi pa secure yung kanilang identity. No? Kaya fearful, no? Matatakotin, di ba? Takbuhin. Meron bang taong, meron bang Kristiyanong tumatakbo? No? Di ba? So ganyan ang mga hindi pa secure ang kanilang identity. No? Hindi nakapagbahagi ng salita ng Panginoon. No? Hindi pa secure. No? Purihin ang Panginoon. No? Para ma-secure yung kanilang identity, bumaba ang Banal na Espiritu. Grabe, ano? Baba ang Banal na Espiritu. Kita nyo? No? Kaya nga, ginagawa natin. Ha? Nagtuturo tayo ng baptism the Holy Spirit para nga ma-secure tayo eh. Amen. Di ba? Baptism in the body, baptism in water, baptism in the Holy Spirit. Dapat secure na yung ating identity. Eh bakit kaya marami pa rin bumabalik sa pangingisda? Di ba? No? Lost identity. No? So dapat kapag secure yung ating identity, by secure na rin dapat yung ating purpose. Amen. Secure na rin yung ating mission. Amen. No? Ha? Nestos. Okay? Anong sabi ni Peter? Grabe ah. Sabi ni Peter, we rather obey God than men. Ayan, unsecure na ng identity. I'd rather obey God than men. Mm-hmm. Ang secure sa kanyang identity, no, hindi na niya iko-compromise ang Biblia. Hindi na. Tama po, Pastor Solomon, no? Wala nang compromise. Wala na. Amen. Yeah. Bakit? Kasi ang mga believer na secure sa identity, no? Secure na sila na kapag sinunod nila ang sinasabi ng Bible, no? Garantisado na ma-fulfill nila yung kanilang purpose, yung kanilang mission. Yan. Sinasabi ko to sa inyo dahil ang dami kong kasamang pastor na sa Saudi Arabia, umuwi sa Pilipinas, hindi na sila pastor. Nakakalungkot. Yung iba nagpunta sa Amerika, no? Pastor sa Saudi, sa Amerika. Hindi na pastor. Kaya meron kami, Pastor Solomon, meron kaming hashtag dito eh. Meron kaming kasabihan, no? Sabi namin, dalawa lang ang klase ng pastor sa Amerika. No, pastor na tinawag ng Amerika at pastor na tinawag ng Lord para sa Amerika. Amen. Kasi nung dumating ako dito, Pastor Saman, hinila ako ng isang pastor na Ilocano. Pastor, umay ka man. Apaya, Pastor. Barukam lang nga nagawa mo. At ay baka kinggap na. Damagik man. Ito yung American men, dua lang ti klase nga pastor ko na. Pastor nga
inayaban ti Amerika, ken pastor nga inayaban ni Apo para ti Amerika. Ha? Siya din nung agta, kunana. Oh, pero nung tinanong ko, alam ko na kasi, bago kami nagpunta ni nanay sa Amerika, narinig ko na si Lord. Narinig ko ang Panginoon. Kaya alam ko na gift tayo ng Panginoon para sa New York. Di ba, Ate Mora? Amen. Right? Uh-huh. Identity, pagkala. Identity. You will never go wrong. Identity, no? Kaya, next meeting natin, sasagutin natin yung limang katanungan. No? Ito na. Next meeting, ha? Limang katanungan ang ating sasagutin. No? To secure our identity. Okay ba yun? Amen. Amen. Oh, yeah. We have 5 questions. No? So, nandyan naman na yung, ano, yung outline. No? Ate Mora, pwede mo nang i-share yan. Pero expound natin yan next meeting. So, introduction lang ito sa true identity. Ha? Introduction. Panginoon sa atin. Kaya nga nasa, yan ang trabaho ng Holy Spirit sa atin. Eh. Tandaan nyo. Simple lang. No? Ang ginagawa ng Holy Spirit sa atin, pinapalabas yung character ni Christ. Christ-likeness. No? Kaya nga, unang-unang pinag-aralan natin, diba? Matandaan nyo mga anak, 5 lifestyle. Matandaan nyo pa yun? Okay? Uh-huh. So, Ate Mona, ini-evaluate mo ba? Ini-evaluate mo ba yung ating mga youth dyan sa True Vine? Yes, Tay. Dapat yun ang ating standard. Kapag yan ay consistent tayo, wow, sinesecure mo na yung identity mo. You are securing identity. That's who you are. No? Meron kang 5 lifestyle. No? Hindi mo ibababa ang standard. Tama, Ate Mona? Don't lower the standard. Taasan mo pa nga eh. Yes. Kasi, yan ikaw. That's who you are. Alam nyo, Pastor Solomon, ang daming mga churches, walang standard. Walang standard. Wala. Oh. Kaya tuwan-tuwan sa Satanas kasi pag wala kang standard, inagaw na, no? Naagawan ka na. Sayang, no? Kaya hindi mangyayari yung Ephesians 2:10. Sayang. Sayang mga minamahal. Huwag niyong paagaw yung inyong identity. Pinaghirapan ito ng Panginoon Kristo sa krus ng Kalbaryo, no? Yan ang purpose niya bakit pumunta sa lupa? To restore our identity. Hallelujah. No? Kaya nga, alam nyo, inaaral ko. Kaya pala, grabe ang tiyagaan niya kay Peter. No? Peter. Pinagtiyagaan niya si Peter. No? Grabe yung na kapatid. No? Oh, Pastor Solomon. No? Kasi nakita ko paano pinagtiyagaan ni Jesus sa mga disciple. Oh, sabi ko, Lord, oh, magtiyaga din ako. Oh. Kami ng nanay niyo. Alam niyo nung Sunday, ito Pastor, nung Sunday tumawag yung itong mga kapatid na ito, hindi na rin umaattend sa church. Oh. Biglang tumawag. Tingnan nyo ang ginagawa ng Panginoon. Biglang tumawag. Sabi niya, Tay, alam niyo ba yung kinasal natin after 3 years, maghihiwalay na. Uy, sumaktang aking damdamin. Kasi Pastor Solomon, bawat ikakasal ko, no, gumawa kami ng covenant na huwag silang maghihiwalay. Kasi ito sinasabi ko bago sila ikasal, pag kayo ay maghiwalay, sira na credential ko na magkakasal sa inyo. Ikakasal mo kayo kung kayo ay
makipag-cover sa akin na huwag kayong maghihiwalay. Amen. Yan ang sinasabi ko bago sila ikasal. Kasi kung maghiwalay lang kayo, eh, wala na akong credential na magkasal pa ng iba. That's my emphasis. No? Kaya nung kinausap ko sila, di ba, nagkaroon tayo ng covenant? Pastor, yung lalaki, no? May anak na sa ibang babae. Imagine nyo yun. Grabing devastated yung babae. And yet, nung pinuntaan namin nung Sunday ni nanay nyo, no? Niremind ko sila, nagkaroon tayo ng covenant. No? Nagsabi kayo sa akin na huwag kayo maghihiwalay. Bigla silang umiyak, pastor. Umiyak sila. Oh, yung lalaki, nagsisi na. Oh. Ngayon, Ate Mona, bagong cell group sila ngayon. Amen. Oh. Kasi naman, nung kinasal ko sila, itong tumawag sa akin, kinukulit ko sila, asan na sila, asan na? Oh, pastor, busy na sila eh. Tingnan nyo nga. Oh. Wow, Sunday. No? Kagabi, dumating sila sa bahay, nagluto si nanay nyo. Oh. So, araw-araw yan, sinecheck ko sila. Araw-araw. Binigyan ko sila ng assignment, araw-araw. So, kita nyo, ang daming nasisirang buhay. Lost identity. Grabe. So ngayon, bagong cell group sila. At itong tumawag na kapatid na hindi na umattend, na-revive din sila. Di sama-sama sila sa isang cell group ngayon. Amen. Di ba? He makes all things beautiful, di ba? In His time. Amen. Yan, yan si Lord. Yeah. Yeah. Kaya nga sabi ko sa inyo, no, when it comes to believer, si Lord, very personal na yan. Amen. Sabi nung lalaki, pastor, sabi niya, nung narinig namin kayo, nung pinag-pray namin kayo, no, sabi nung lalaki, nagliwanag ang aking understanding, no, sa degree ng mga nagawa kong kasalanan. Yan ang Holy Spirit. Yan ang Holy Spirit. Kasi pastor, sabi ko, no, mga alam niyo na, yung mga, alam niyo yung casual Christian kasi yan eh, na nagkakilala, okay, pumunta sa akin, pakasal, pero bago kinasal sila, no, hindi naman ako basta-basta nagkakasal. No? Meron mo ng seminar. No? Pinapaunawa ko kung ano yung papasukin nila. Andun sila. Submit sila sa aking instruction bago sila kinasal. Ayun, nung last na meeting namin, gumawa kami ng covenant. No? Walang makihiwalay. Dahil ang kasal ay for life. No? At tandaan nyo, magpapakasal kayo, hindi kayo perpekto. Tama? So, pinunaw ko yung pastor, no? Na marriage is for life. At ang pagkakasalan mo, hindi perfect. Diba? So, ibig sabihin, hindi madali ang marriage. Pero, kung marriage ay for life, no? Kahit anong mangyari, kaya nga, sabaw natin, for better, for worse, talagang may worse. Amen, pastor, no? Dapat maintindihan ito ng mga kabataan. No? May worse. Kaya nga, for better, for worse. Eh. Totoo yun. No? Nagsasabi tayo ng totoo dun sa ating bow. So, ibig sabihin, for better, for worse, ay magsasama kayo, no? Magkakilalan kayo for life. Ibig sabihin nun. For better, for worse. Hallelujah. Kaya nga, sabi ng mga disciple, ay, hahirap pala magpakasal. Diba, nung may nagtanong kay Jesus, bakit si Moses nag-issue ng certificate of divorce? No? Dinescribe ni Jesus yung marriage, no?
Anong sabi ng mga disciple? Ha? Hindi pala madaling magpakasal. Right? Okay, bakit napunta tayo sa kasalan? Identity. Kasi kailangan din, no, restore yung inyong identity, ah, pag kayo magpakasal. Ah, para magawa nyo yung tinatawag na ministeryo ng marriage. Mm. Ah, alam nyo ba na ang number one purpose ng marriage is to simply replicate the image of God. Amen. Okay? Replicate. No? Oh. Tayo yung incarnate, no? Na character di Kristo. Okay? That's identity. Pag pumasok ka sa marriage, alam mo na. No? Ano man ang mga mangyari, you are replicating God's image. Yes. No? Oh. Kaya nga secure, kasi nakikita nila sa inyo that you are replicating God's image and likeness. That's the number one purpose of marriage. No? Oh. Oh. Kailan ko lang natuklasan yung pastor. Huh? Kaya mas matindi pag ako'y nagkasal ngayon. No? Tatanungin ko muna sa kanila kung settle sila na pag kinasal ko sila, they must replicate God's image kasi yan ang number one purpose. Amen. So, nagkaroon kami ng dito ng couples night. No? Pinakamasayang couples night na meron kami, pastor, kasi no, sinimplified ko lang marriage. Oh. Alam niyo, kapag ka nau-open ang mag-asawa sa truth, oh, nakakatuwa. Oh. Bakit? Nabanggit ko na, Ate Mona, di ba? Love will never sustain a marriage. Love will never sustain a relationship. Tama? Amen. Only knowledge. Oh. Oh. Kaya nga, ha? Makondisyon na kayo na walang katapusan ng pag-aaral kay Lord. Ha? Habang tayo buhay, acquire, no, gain knowledge. Oh. Kasi only knowledge will sustain our identity. Amen. Only knowledge. Oh. Hindi yung dami ng education mo. Amen. Kundi yung growing knowledge in the Lord. There must be a growing knowledge in the Lord. That's what sustain your identity. At sabi ko nga, kapag secure ng ating identity, wow, secure ng purpose mo kay Lord. Secure yung sinasabi niya na good work na hinanda ng Panginoon before the foundation of the world. Secure yan. Kaya napupulpil mo yung ikaw ay regalo ng Panginoon. No? Doon sa lugar kung saan ka naroon, yan yung tinatawag na kingdom assignment mo. Kingdom assignment. No? Simply because you are secured with your identity. Now you are fulfilling your kingdom assignment. Kaya alam nyo, yung aking quote for life, no? Isa, ibibigay ko sa inyo. Ang aking quote for life, pastor, Fulfilling my kingdom assignment is far better than any accomplishment. Diba? Minsan, marami kang accomplishment, no? Hindi mo naman na-fulfill yung purpose mo. Kaya sabi nung the late Miles Monroe, sabi niya, the greatest strategy in life is not death, but life without purpose. Okay? Kaya sabi ko nga, lost identity, lost purpose. Ma? Tama po. Napakahalaga. Kaya bukas, sasagutin natin ngayon yung limang question concerning our identity. Nandiyan yan sa ating outline, no? Okay? Ang tindi nung tanong, who am I?
Yan. Buka sasagutin natin yan, ha? Who am I? Hmm. Question of identity. Hmm. Pangalawa, why am I here? Right? Hmm. Pero lima yan. Limang question. Tutulungan tayo ng limang question na yan para ma-secure natin yung ating identity. Amen. 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 Okay, so dito sa introduction pa lang ng ating identity. Ito ang sasabihin ko sa inyo, ha, para lalo kong maidiin yung foundation ng ating identity. Alam nyo ba, no, na nung tayo na-consume ng ating mga magulang, 600 million sperm cell ang pinakawalan ng ating tatay. 600 sperm cell. Ayon sa science, no? Aha. So, out of 599 million cell, lumabas si Ate Mona. Could you imagine that? Yes, kaya sabi ko sa inyo, God is very personal with us. Amen. Pagdating sa atin, God is very personal, mga anak. Don't ever, ever put down yourself. You are not a mistake. Okay? God has a great purpose for your life. Hindi ka inilagay ng Panginoon sa mundong ito para mag-occupy ng space. Right? Kapag hindi mo nagawa yung kingdom assignment mo, tragic. Tragic yan. No? Diba, sabi ko sa inyo, lahat tayo na born again, may naka-deposit agad na birthday gift? Yes. Tandaan nyo, ha? Oh, lahat tayo. No? Oh, tinutuyo ko dun sa 7 gifts na nasa Romans chapter 12, 6 to 8. No? Ayan, lahat ng born again, meron yan. Kaya huwag mo sabihin na wala ang gift. Nagsisinungaling ka lang. Okay? Yan ang birthday gift. No? Yan lang. Romans chapter 12, 6 to 8. No? Pwede niyong balikan. Meron ka niyan. No? Siguro sa inyo, 4. No? Sa inyo, 5. Baka meron pang 7 sa inyo. No? Yung gift na yan, no? Ha? Para ma-build ang church. Ganyan. Okay? So, out of 599 million, no, you are handpicked by God. Tama? So, you are not a mistake. Regardless kung anong nangyari sa pamilya mo, you are not a mistake. Ito yung sabi ko nga sa inyo, mga anak, lalaya tayo sa truth. Ito mga maliwanag, no, sa Bible, no, you are not a mistake. Amen. Okay? God has a purpose for you. Bakit andito ka sa lupa? Kaya kailangan natin mag-aral, ma-process tayo ng tama. Okay? That's our identity. No? We came from God via our parents. Alam nyo, araw-araw, lagi kong na-appreciate ang Panginoon. Right? Kaya nga, sabi ng Bible, no? Focus unto Jesus. Focus. Yes. Focus, mga anak. The author and the finisher of our faith. Focus unto Jesus araw-araw. Okay? Yes, pasama ang mundo. But focus unto Jesus. No? Ang ganda ng script ng Lord sa buhay natin. Ganda. At unique yan. Unique. Again, no? Let's secure, no, our identity based on the authority of the Bible. Okay? Alam nyo, ito ang maganda.
Kapag secure ka sa identity mo, no? You are fully in compliance with the Bible, no? So susunod ka, no, sa scripture. Susundin mo 'yan completely, hindi partial. Ito mga problema ng maraming Kristiyano. Partial obedience, hindi complete obedience. Why? Lost identity. O yan, maraming problema ng mga churches ngayon eh. Ang requirements ng Panginoon, ni-restore yung ating identity so that we can obey Bible completely sa buhay natin. Ang dami, no? Sabi ng Bible, don't unequally yoke to unbeliever. Eh, bakit ginagawa? Partial obedience. Kaya pahamak ang buhay. Amen? At marami pa. Anyway, tapos na yung oras natin. No? Pwede pa tayo mga atimonin ang mga ilang ano take away sa true identity. Introduction lang ito. Yes, try. Na-enjoy nyo ba? Yes po. Amen. Welcome kay Jessie sa ano Pampanga. Hello po, Jessie. Hello po. Hello po. Good evening po. Everyone. Praise God. Andito si Clinton, andito si GJ. Okay. Ate Mona, magtawag ka nga ng ano? Magbigay ng take away, take home. True identity, no? Bless. Mag-assign ka na dyan, bless. Amen. Sige na po, makita ba ka? Tayo na lang po. Michelle, dali. Sige, pakinggan natin si JJ. JJ, anong take away mo? True identity, ah? Amen. Sino daw? True identity. Nakamute ka, JJ. Wait po. Para sa akin po, Pastor, yung naalala ko po kasi dun sa yung mga sinabi niyo po kanina about dun po sa ano kung paano po si Jesus, kung paano siya na, kung paano niya po ano, kumbaga, kung paano niya ipinakita yung pagmamahal po ba? Aha. Sa ano po sa mga disipulo po. Okay. Kung paano inalagaan, inaruga. Kumbaga po eh, naipadama ni Jesus yung pagmamahal na yun kay Peter. Kaya po itong si Peter, kung ano po ipinasa ni Jesus, naipasa niya din po dun sa ibang naging disipulo nila. Di ba po, kumbaga, nag-spread po ang gospel. Kaya dumating sa atin ang gospel. Opo. Yes. Kaya napakahalaga po talaga ng ano intentional relationship. Kumbaga, talagang kasama po, hindi lamang yung ating intelektual, kundi talagang yung ating puso na maipadama sa isang tao na talagang, kumbaga po, syempre, hindi naman isang iglap lang pwedeng magbago ang buhay ng tao. Talagang bawat isa po sa atin talagang dumadaan sa proseso ng buhay. Pero yun nga, salamat sa Panginoong Jesus dahil siya yung unang nagpadama noon. Na ngayon po, di ba, ipinasa kay Peter, tapos ipinasa po sa inyo, Pastor Nestor, o sa ibang mga kapastoran na mayroong puso sa pagdi-disciple. Kaya po ngayon, kami po yung nai-inspire, kami po yung nai-encourage. Amen. Sa katotohanan ng gospel na yun na natanggap ng bawat isa po. Lalo po sa gabing ito. Kaya po, nagpapasalamat po kami
dahil kami naging part po ng group na to na patuloy nyo kami ini-inspire lalo sa mga panahon ito. Yun po. Amen. Lamang po. Yun po yung tumatak sa akin eh. Na talagang true sa buhay natin talagang ano once tayo, yung buhay natin talagang nakaangkla sa Lord, mararamdaman mo yung tao mismo na nag-share sa iyo ng gospel na ay ito sa Panginoon to talagang dahil kumbaga sa buhay niyo po amin talagang yung passion, yung malaking puso nandun po. Kaya talagang, by the grace of God, sabi nga po, hindi po ito sa ating galing, pero ito ay dahil sa ating source. At yung po'y walang iba, kundi ang ating Panginoon. Yun po. Yeah. Question of identity. Yeah. Kaya nga sabi ko kanina, dapat maliwanag yung human being versus human doing. Okay? Opo. Saka isa pa kasi, po pala. Opo. Yung about po doon sa sinabi niyo po na yung about sa Bible po na inya, napakahalaga na hindi tayo sa pastor kumbaga yung sa pastor tumingin or sa mga tao sa kapaligiran kundi doon talaga sa salita ng Diyos kung ano yung sinasabi po ng salita ng Diyos na yun yung tayuan natin. Kung alam mong ito ay sa Diyos, gawin mo to, pero kung hindi, kahit nasabihin pa to ng pastor, di ba po? At alam mo namang hindi talaga sa Panginoon din, hindi ka mag-a-agree, di ba po, pastor? Kaya yun po, isang... Ang mahalaga, guys, kaya nga tinuturo natin ng mga pastor na makapag-create ng atmosphere sa church. Kasi atmosphere or environment is a place to live and a place to grow. So, yun ang trabaho ng pastor, no, mag-create ng environment sa church para mag-grow, mamuhay at mag-grow ang mga kapatid. Okay? Okay. Kapag ginagawa ng pastor yan, ginagawa niya trabaho niya. I-create ang pastor ng environment sa church para lumago ang church. Kasi iyan ang assignment niya sa Panginoon. Nasabi ng Ephesians chapter 4:11. Okay. Ate Mona, sino ba? Si Michelle po, Tay. Michelle. Okay, sige. Hi po, Tay. Ang una ko pong natutunan, kapag alam mo kung ano yung identity mo, kapag alam mo kung nakanino yung identity mo, hindi ka kaagad masyashaken or hindi ka kaagad mumumu sa mundo kasi weird ka. And isa pong natutunan ko is kapag alam mo yung purpose mo, alam mo kung ano yung pinupurso mo at hindi ka hindi mo hahayaan na masayang yung oras mo sa mga walang bagay. Kasi nga, sabi niyo po kanina, the greatest tragedy is not death, kundi yung wala kang purpose. Life without purpose, yes. Galing. Daming kabataan ang hindi nila alam yung purpose nila kaya yung oras nila nasasayang. Sinasayang sa mga games. Walang patutunguhan. Yun po yung pinakatumatak sa akin. Na alam mo yung purpose mo, alam mo na yung identity mo is secured. Kapag alam mo na yung identity mo is na kay Lord. And yun lang. Wow. Parang pastoral, Ate Mona. Very good, Pastora Michelle. Good job. Oh, nakaka-bless naman. Okay, next. Ay, si James po. James. Sige, pahinga natin si James. Kasama po niya tayong family niya. Ay, magandang gabi po sa inyong lahat. Wow. Hello. Tayo ba yan? Good evening po tayo. Good evening po. Magandang gabi anak. At kumusta sa buong mong family? It's an honor to meet your family. Wala pa po. Next time po darating yung iba. Next, mentoring po. Ayan po. Mapupuno po ito.
Wow. Tama-tama. Next Thursday, sasagutin natin yung limang question, ha? Anyway, naka-record naman ito kay Ate Bona, no? So, yung mga gustong pakinggan ulit. Mm. Okay. Sige, anong takeaway mo, James? Takeaway ko po ay kapag may true identity po tayo as a Christian, we are Christ-like, number one. So, if we are Christ-like po, we have winning attitude. Wow! Like Christ po. Ang number one purpose niya is to have attitude, just to be a victor, but to win souls, number one. Yeah. If you have true identity, you have complete, you are completely compliant. Scripture, yes. Mm-hmm. And yung mga may true identity po na Christian, we are God's gift to the world. Pag sinabing God's gift ay wow. Nakapagbigay not hindi siya disgrace sa body of Christ. Hindi siya disgrace kay Lord. Lalo na kay Lord. Yun po. Wow, grabe ha. No? Yun ang gusto ko na ko ni James, yung you are a gift. You're a gift of God to the world. Yeah. Oh, meron pa ba? Wow. Clinton anak, meron ba si Clinton? Hello Ninong, good evening. Okay na. Buti naka-join ka ngayon. Sige. Opo Ninong, actually Ninong, I came late dito po sa meeting pero naabutan ko po Ninong is all about marriage. Yung meaning pala, nahin ko lang po yung nalaman po yung marriage is simply replicating the image of Jesus. Nahin ko lang po nalaman po yung Ninong in my entire life. That's the number one, yeah. Dapat yan ang ating identity. Yes po Ninong. Yun po yung naabutan ko lang po Ninong. I came late po from nag-review po kasi ako. Kaya pala tayo nabanggit, kaya pala nabanggit ang marriage sa ating muna. As in Ninong, umisama ko siya. Umisama ko po. Praise God. See? O talagang alam ng Holy Spirit ang mga needs nyo eh. Yes. Kaya nga po Ninong. Grabe po Ninong, di ko expect po. Di ko expect na marinig ko po yun this moment po. Aha. So, aware ka na na hindi basta-basta mag-aasawa? Yes, Ninong. Hindi po basta-basta ganun po. Hindi pala po ganun kadali before magpakasal po. Ma-disciple muna tayo sa ating identity. Opo, Ninong. Need muna po mag-seminar po, Ninong, before dumating sa moment na yun kasi hindi po talaga biro po. It's for a lifetime. Tandaan nyo, ha? Love will never sustain a relationship, especially marriage. Makikita nyo yan sa Proverbs 24. Okay? 3 and 4. Yan. Kung gusto nyo mag... Sige po, Ninong, mag-usap siya. Yes. Gusto nyo maging successful in every relationship, no? Lalo marriage, no? Proverbs 24, 3 and 4. Okay? Yeah. Okay, Ninong. Thank you so much po. So, meron pa ba? Ate Bona, sino ba? Tayo si Grace po. Yes, inantay natin si Grace eh. Hello po. Ang isa-share ko po is about ay ang isa sa mga actually from the very beginning hanggang sa pinaka-last part na nabanggit po ni Pastor is lahat po is key takeaway ko po. Pero since nila po silang nabanggit kanina, ang i-reiterate ko na lang po siguro is yung pinaka-natutunan ko or eye-opening sa akin, yun nga, na nagkakaroon po ng lost identity sa mga tao na nagkakaroon na ng spirit of familiarity, nawawalan na sila ng gana or enthusiasm to serve the Lord. At doon na wala yung lost identity na tinatawag. At we have to be careful, we have to watch out. Dapat hindi namamatay yung, hindi nakikensh yung fire sa atin ng Panginoon. Yung momentum, yes. Yes po. Yung momentum, dapat tuloy-tuloy yung service.
Panginoon. That's why we need each other. We need everyone. Hindi dapat natin ina-isolate yung sarili natin from the church, because the church is the reason kung bakit tayo ay mainit sa Panginoon. At hindi natin mawawala. Masisipin identity natin kapag sama-sama po tayo. Huwag po natin ina-isolate. Yun lang po yung idadagdag sa part na yun. At the rest po, na ay opening po sa akin yung walang perfect na tao. Lahat po tayo nagkakasala. That's why we should always consider everyone, na kapag nagkasala sila, judge na natin sila, masama na yung tingin natin sa kanila. Kasi po, dapat hindi natin iisipin na ako nga, pinipigilan kong magkasala. Dapat ikaw rin, ganun. Dapat hindi ganun. Kasi nga, lahat tayo meron kanya-kanyang weakness. At mahalaga unique, po na unique tayo. Yes po, mahalaga po na meron talaga tayong knowledge of truth, kasi yun po yung magsusustain ng identity natin. Yan po. Wow. Wow, good word na. Actually, tandaan nyo, church is a refueling station. Ganun kahalaga yan. Kapag wala ka na sa church, no, sigurado wala ka ng fuel. Lost identity ang resulta niyan. Pag wala ng refueling, no, you can no longer katulad ng sasakyan, wala nang tigil na yan pagka walang gasolina. Tama? Yes. So napakahalaga, kaya nga nag-create sila ng church for the purpose of refueling. Para tuloy-tuloy ang momentum, kailangan tuloy-tuloy ang fuel. Kaya sabi ni Jesus, man shall not live by bread alone. Tignan nyo ha, hindi lang puro physical. Kailangan merong refueling spiritual. Kung paano tayo kumakain araw-araw, no? Dapat pinapakain natin ang ating spiritual na buhay. Amen? Amen. Well, ganda. Yeah. Tandaan natin ha, no? Ang basis bakit mahal natin ang tao, ito, kasama sa ating ganito ito, because lahat tayo na-create sa image ng God. That should be the basis why we love people. Because yung tao na yan, no, na-create sa image ng Panginoon. Okay? Yung great commandment, love God, love people. So, kung hindi mo mamahal yung tao, you don't love God. Ganun lang yun. O kaya nga tandaan natin sa church, no, dapat diyan na di-develop talaga ang pagmamahalan. Kasi sabi ni Jesus, if you love one another, the world will know that you are my true disciple. Amen. Wala tayong choice, no? O kaya nga kung merong kagalit sa church, kagalit mo rin si Lord. Ganun lang 'yon. Kung may tampo ka, no, kay pastor, may tampo ka rin kay Lord. Yes, no? Upalagay natin si pastor nagkamali, pero siya pa rin ang pastor diyan. Wala kang karapatang magtampo. Okay? Bakit? Kasi pag nagtampo ka, eh nagtampo ka rin kay Lord. Bakit? Buti nagtanong kayo, no? Bakit? Kasi ang church, no, overall, it's the bride of Christ, di ba? Ha? Kung mahal mo si Lord, abay, mahal mo ang bride. Ha? Ha? Pwede ba namang mamahalin ako ni ate Mona nyo tapos galit sa kay nanay nyo? Diba? And yet, ganyan nangyayari sa church. Ha? Ha? Sabi nila, mahal nila si Lord. Eh, may kagalit sa church. Sinungaling. Ha? Kaya sabi ko, ate Mona, liars go to church. Tama? Sabi nila, mahal si Lord. Eh, may kagalit naman sa church. Sinungaling. Okay? Thank God, Ate Grace, at maganda yung point mo, kaya kita nyo, nadadagdagan pa, no? Okay, so, maiksin na lang ha. Ikaw, Jesse, anong takeaway mo? Hello po. Ayun po. Kasi maganda revelation din po yung scenario po tayo, kasi
Ako rin po before, no, bago ko po tinanggap yung Panginoon. Ang dami ko pong, masyado ko pong dinedegrade yung sarili ko, self-condemnation, mga ganyan po. Pero simula na tinanggap ko ang Panginoon, nakita ko po yung value ko. And din pa lang pagpatay niya sa cross, na rinidim niya po tayo mula sa dugo niya, tayo pinatawad niya, tayo sinanctify niya tayo, sinapart niya po tayo sa mundo, and ginawa niya po tayong holy. And yun nga po, and by the, ano po, by the Holy Spirit po talaga, siya po yung tumutulong sa atin to be the person that He wants us to be po. And para magkaroon po, maging Christ-like nga po tayo, yung magkaroon po tayo ng character ng katulad ng kay Jesus, which is yung Galatians 5:22-23. And yun nga po, pag-secured tayo sa ating identity, hindi na tayo mahirapan mag-obey para magawa natin yung purpose natin sa mundong to. Yun nga po, lalo na po hindi tayo mahirapan mahalin yung mga tao kasi nga alam natin yung kung saan tayo nagmula. Yun nga sa Panginoon. Mm-hmm. And yun nga po, and it's process rin po talaga. Proseso lang po talaga lahat. And praise God sa mga equipping, mentoring, yung mga pagtuturo po lahat. Diyan po tayo minomold talaga. And alam ko, naniniwala po ako na everyday is learning. Hindi sapat na hanggang dito lang yung kaalaman natin. Hindi sapat na kung ano tayo ngayon, dun lang. Dapat ay God deserve the best. Kaya dapat gawin din natin ng lahat para sa Lord. And yun nga po. And para ma-secure natin yung identity natin. Para hindi ko manakaw ng kalaban. So yun po. Praise God po. Good. Tandaan po natin mga naga, God is so big. Amen. Yung span ng ating buhay, no, ay hindi kulang pa yan, no, para magpakilala si Lord sa atin. Kaya nga sa eternity, no, ito na discover ko, sa eternity magpapakilala pa rin si Lord. Ganun siya kalaki. At kaya nga nabanggit ko sa inyo kanina, God is very personal to us. Kasi kilala niya tayo, no? So dapat ang response natin, willing tayo na matuto every day. No? Oh, kaya nga huwag niyong kaligtaan yung ating devotion. Kasi dyan nagpapakilala si Lord. Yun ang unang contact natin kay Lord. No? Pag wala kayong devotion sa isang araw, oh, lalo sa inyong mga ladies, puro emotion kayo. Maghapon. Okay? Ayaw niyong mangyari yun sa buhay niyo. Okay? Praise God. So Ate Mona, anong takeaway mo? And then mag-prayer tayo. Ay, ako po tayo. Ako po, ang dami tayo. Grabe ang introduction na to. Sobrang laman. Pero siguro po, I'll pick three. You will not be moved. Sana tayo yung disciples na hindi mamumove ng circumstances around us. Opo, hindi yun yung makakapagpagalaw sa'yo. Yung gano'n, yung maghahanap ka ng trabaho because you have a need, ganyan. So you will not step out, you will not move your feet until na may word ka. Sa Panginoon. So dapat po ganun tayo na hindi ka gagalaw or magde-decide because of the circumstances around you. Ayun po, sobrang ganda po nun. And yung customized na task yung detail. I always tell sa youth group na as we accomplish yung zoomed in natin na calling, kumbaga pag zoom mo, gagalaw natin yung very specific natin na calling, then we are accomplishing yung zoom out na calling or purpose ng Panginoon sa atin. So, it's working out together. Kaya naman yung success ko sa ministry, it helps yung success ni Grace sa ministry. And parentay kayo po, nasa New York kayo, but your ministry is nag-expand sa Tarlac, Pangasinan. Yeah. Worldwide na. Opo, connected po tayo. Isang body of Christ tayo. And yun, nabang kanina yung we are God's gift to the world. Kanina pinag-uusapan po namin to ng office mate ko and even last night. Opo, if you don't have that knowledge or truth na sa'yo, kapag kunwari, when you are encouraging people, no, at hindi sila nagre-respond ng maayos sa'yo, pwedeng ma-discourage ka and move ko na nga itong isa at move ko na nga sa'yo.
encourage ganyan. But if you have knowledge na this is my purpose, yun, paano ko maibibigay, papakita yung love ng Panginoon if I will not love this person, di ba? Yes. So because of that, no, because of the realization na gift tayo sa mundong ito, kaya natin silang mahalin gaano man kapangit yung ano, yung ugali na ganyan. And because of the knowledge of truth, na yun nga, na may purpose tayo and may role tayo sa kanila. Mm-hmm. And mawiwin natin sila ang pinaka. Sabi nga ni Tatay, hindi naman nila binabasa yung Bible natin eh. They're reading our lives, di ba? Yung testimony yes. natin. Yeah. Ayun. Ang dami po. So, pero ayun po. Hallelujah. Introduction lang yan. Ano? Opo. Wow, pero. Sobra. Loaded yung ano mo. Take away mo. Mm-hmm. Okay, anyway. Tuloy natin to sa Thursday. No? Kasi madidiscover natin yung ano, sagot ng limang question na napakahalaga. Okay. Alam nyo, itong limang question na ito, mapa-believer, mapa-unbeliever, meron silang question ito. So advantage na tayo kasi tayo mga believer, mas nakaka-relate tayo dito sa Bible-based na sagot nito. Amen. Okay? So tayo muna langin. Buksan nyo yung mga video nyo para mag-picture tayo. Okay, let's pray. Lord, maraming salamat Panginoong Diyos na nakapangusap muli kayo, Panginoon, sa bawat isa amin. Indeed, O God, what a great honor and privilege that You are always been very, very personal to us, Panginoon, in dealing with us. Salamat po, Ama, sa inyong loving kindness, yung inyong mercy, yung inyong grace. Kaya, Panginoon, kami ay lumalago sa knowledge of Christ. At patuloy, Ama, I pray na ang bawat isa, Panginoon, dito sa mentoring ito, Ama, ay ma-enrich pa, Panginoon, ng knowledge katulad ng ibinigay mo kay Solomon. Lord, I pray, especially, Panginoon, sa mga young people na nandito sa meeting, O God, Lord, ipaunawa mo po sa bawat isa that they are already successful because You have deposited so much great potential, Panginoon, sa aming buhay. Ama, I declare, O God, in this meeting, at this moment, Panginoon, that the seed of greatness that You have planted, O God, in the life of Your precious people before the foundation of the world, Panginoon, ay mag-manifest among banal as they continue, O God, to submit, to learning, no, gaining more knowledge in the scripture, O God, sa lahat, Panginoon, ng pag-aaral, wherein, Lord, in their small group, in our Sunday celebration, sa mentoring, Panginoon, ang daming avenue, Ama, na kami ay ma-empower mo with knowledge of Christ. Salamat, Ama. I declare, O God, that You will help us to secure our true identity in Christ, Panginoon, so that we can fulfill the purpose that You have already prepared before the foundation of the world, Lord. Thank You, O God, for the fulfillment of our mission. Until, Lord, we get to glory, O God. Salamat, Ama, na tunay kami ay regalo mo, Ama, sa mundong ito. Saan man kami naroon, Panginoon, help us, O God, to fulfill our kingdom assignment. Lord, salamat, Ama, sa Trubay na Christian Fellowship International, sa panguna, Panginoon, Pastor Solomon, Pastor Elizabeth, Panginoon, and all the pastor, O God, na nandito sa meeting. God, I pray, Lord, for Your special favor, O God, na kami mga pastor mo, Ama, ay magampanan po namin ang aming kingdom assignment to equip, O God, the church for the ministry. Lord, salamat sa buhay na Ate Mona, O God. Patuloy, Ama, na empower mo siya, O Diyos, ng divine ability, Ama, at mapalawak pa, Panginoon, ang mentoring na ito, O Diyos, dyan sa Pilipinas. Mga banal, baluti mo ang bawat isa ng dugo ng Panginoong Kristo. Ilayo mo, Panginoon, ang bawat isa. Lalo po, Panginoon, sa infection ng COVID virus, Lord, I pray, O God, that huwag bahawa ang sino man in the mighty name of Jesus. Bless our families. Bless our friends, O God. Yung mga potential, Panginoon, na pwede naming maakay sa iyong kaharian. Panginoong Diyos, bigyan mo kami, Ama, ng maximum care sa mga tao, Lord.
lalo yung mga taong wala pang relasyon sa iyo. Panginoon, salamat na patuloy mapalawak ang iyong kaharian, Panginoon, sa magitan ng mentoring na ito. At higit sa lahat, Panginoon, ang pangalan mo ay maparangalan sa aming mga buhay araw-araw. Sa iyo ang kapurihan, sa iyo ang mataas na papupurit, pasalamat, pagsamba, sa ngalan ng Ama at ng Anak at Espiritu Santo. Amen. 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 Okay. So buksan nyo na yung inyong mga video at magpicture na tayo. Wow. Hi, Sam. Salamat mga anak ha. Oh, see you next Thursday. Yeah. See you po tay. You. Ben. Manak. Okay, blessing. Bye-bye, Ninong. Bye-bye. Next bye-bye. Week. Thank you, Pastor Solomon. God bless po. Picture po. Wow. 2, 3. Amen. 1, 2, 3. There you go. Uh-huh. Okay, blessing. Thank you po, Pastor Nestor. Welcome, welcome, mga anak. Okay, shalom sa lahat. Good morning. Bye-bye. Nanay Remy. Nanay, hello po, nanay. Nanay, can you? Thank you. Uy, grabe yung invitation naman natin. God bless. Bye, Jam. Thank you, Jam. Hi, Edmar. Thank you po. Hi, Ate Jam. Hi, Nanay Remy. Ang ganda naman sa ano. Bye-bye. Everyone, thank you, students and kids. Guys. Nanay Fe. Si Gwen at saka si ano. Liz. Bye everyone. God bless. Liz. Bye. Bye. Bye.